Good day, mga katik, kapukatik. Mayroon tayong tanggap na Diban 32 inches. Ayan o. Siguro luma ito, may mga ano pa. Matagal siguro hindi nagamit. Sabi ni Tomer, walang power daw. Subukan natin yung plug in sa 220. Plug in natin sa 220. Tignan, matigas. Yan. Ayun o, may standby power siya. Power on natin, ayaw. Walang power. So, ang ano pala nito sira ay standby power. Limang power on. Yan. Buksan ko lang muna. Tapos pakita sa inyo maya kung ano ang lagi trouble. Ito na po, na buksan na natin ating unit ay ginamit na board is ano lang ordinary, parang sa ACE 10 na board. Yan. Ang gagawin natin dito is mag-voltage checking tayo kung complete voltage ba siya o hindi. Lagyan ko lang ulit sa 220. Tapos tester. Ano tayo tester ito? Mag-voltage checking tayo. Saka standby power na yan. Mag-voltage checking tayo kung complete voltage tayo o may kulang. Body ground. Tapos ito range DC tayo. Dito sa isang ano nito is 5 volts. Mayroon siyang 5 volts. Dito sa isang coil, ito 1.2 mayroon din. Sa memory natin is saan yung 3.3, meron din tayo 3.3 volts. May 3.3 volts. Ayaw lang mag-power ito dahil ayaw lang mag-power dito. May 1.2 volts, 12 volts, 5 volts. Normal naman yung 12 volts, 5 volts. Ayan. 12 volts. Pag 1.2 na din tayo. 3.3. Mayroon din. Dito sa memory 3.3. Tapos, tingnan natin baka dito yung may problema sa switch natin. Walang kaya mag-power on. Pero, subukan ko lang muna ang pindot dito kung magana yung power niya. Magana naman yung power natin. Kaya lang ay ano siya mag-on power. Ayan. Ayaw lang talaga mag-on power ito. Troubleshoot lang muna to, tapos mamaya i-update ko lang kayo kung ano ang magiging sira dito. Ito na po yung ginawa natin dito is nagpalit tayo ng mainboard dahil yung mainboard niya ay saan na yung mainboard niya ulit? Yung mainboard niya ay yung CPU ay umiinit na, yung pinaka-IC. Hanapin ko ba yung yung mainboard na original. Ayan. Kung i-up-air ito, umandar naman siya. Kaya lang, problema pag lumamig, ayaw naman mag-andar ulit. Yung ginawa natin ito ay nagpalit lang tayo ng mainboard ng hindi ko alam kung anong brand ito dahil marami tayong stock na mga ganito. Ayan, ikabit ko na. Tapos ikabit ko na. Subukan na lang natin kung ano ang problema. Kasi bago pala ito, hindi ko pa nasubukan. Na-try ko naman kanina pero may power naman siya. Nakabit ko na rin yung LDBs. Ayan. Login sa 220. Ayan. Hindi ko pa na-palitan kasi yung dati niyang
single button lang ito. Ganito talaga pag diban, tag single button lang, walang mga channel. Ito yung board na ito na yun. Ang umoy. Yan, nag-power na siya. Pinsonic pala itong board natin. Yan, may problema pa tayo sa mapping. Hindi pa masyado clear yung picture. Yan o. Hindi pa maganda yung display. Ang gagawin natin ito, gamit tayo ng remote. Pasukin natin yung kanyang service menu. Ito yung may remote tayo na universal. Bukan natin kung gumagana. Ayan, gumagana na siya. Input, menu. Menu muna, menu. Yan, 1147. Yan. Saan tayo dito? Punta dito. Asa dito tayo pupunta sa special settings. Yan. Yan, special settings. Yan. Tapos, yung logo, i-off natin yung logo. Para pag on ng power, wala lang logo. Yan. I-off natin yung logo na yan. Yan. Off. Off. Off yan. Off na siya. Tapos, menu ulit. Menu ulit. Naka-off na yung logo. Hindi naman tayo, hindi naman baliktad yung picture natin. Hindi na natin galawin yung mirror. Yung mirror na yan. Ang gagawin natin dito is yung panel. Yung panel na naman para magbago yung display. Up. Ayo. Panel. Pasukin natin yung panel. Yan. LDBS map. Yan. Nung map. Mapping kayo. Mapping. Yan. Yan. Yan o. Palit-palit lang yan. Yan. Ito yung tamang display. LDBS map 2 tayo. Tapos subukan na rin yan i-accept. Yan iba na yung kulay na rin o. Accept na yan. So parang pangit pa rin yung display. Pangit pa rin yung display niya. Parang hindi pala yan parang clear. Subukan natin ulit yung Mino 1147. Mino 1147. Pero mas medyo ma-okay na rin yung display niya. Special setting tayo ulit. Panel. Yan. 3, 4, 5. 5. Parang 5 yung maganda. LPS 5. Tapos, exit natin. Yan. Okay na yung display niya. Pati yung mapping. Yan, ako na lang ito convert ko na lang doon sa single button yung kanyang ito channel at saka pati yung remote pala na natin yan. Yan power off na lang natin tapos on ulit. Update ka lang ko mamaya pag testing na lang picture. Ito na po yung debunt natin na 32 inches. Mamaya ko yan linisan. Ang ginawa natin dito ay pinalitig pala tayo ng mainboard. Subukan natin ngayon i-plug in sa 220. Ito. Yan. Bali, iba na yung board niyan. Yan, power on. Yan. On. Yan. Nag-glow na siya. Yan. Okay na rin yung display niya. Yan. Naka-HDMI. So, ang ginawa natin dito ay nagpalit lang tayo ng mainboard. Okay na siya. Maraming salamat po sa mga panood ng video na ito. Hindi ko na po pinakita yung pagsirado ng cover dahil basic. Nagpalit lang naman tayo ng mainboard. Sana po makapanood ng aking video ay makisuyo na lang po ako na mag-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.